Ang katulad niya ay karapat dapat bigyan ng parangal sapagkat talaga namang itinuring siyang reyna ng pelikulang Pilipino at talagang noon at ngayon at sa darating pa ay mananatiling reyna at ang lahat ay karapat dapat magbigay pugay sa kanya. Mamaya po, pagpapatuloy natin ang lahat ng yan. Ito po, Skipper VR, ang inyong Heart Expression na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at nawa nasa mabuti tayong kalagayan lahat at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo ng Heart Expression at alam ko po na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan ang ating mga balita, ang ating mga content dahil of course, Miss Nora Honor ang ating palaging binibigyang pansin, buhay, kwento dito sa Heart's Expression. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-like, pagbibigay ng inyong pagbibigay ng inyong panahon at tinatapos niyong video. Salamat sa pag-share niyo at sa mga nag-subscribe na. Maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, kayo po ay inaanyahan kong mag-subscribe po. Please subscribe po natin ang video. Maraming salamat po. Isa sa pinaka maganda. Bagamat sasabi mong parang siya na ang pinaka maganda eh. Talaga naman magandang maganda ang reynang itong ating tinutukoy. Isang magaling na artista at talaga namang kung titignan mo talagang malabirhen ang kanyang ganda. At syempre po, siya na po ay gumanap ng mahal na birhen. Sa pelikula, napabagay na bagay niya. Siya po si Manang Biday. And of course, siya po ay talagang sasabihin natin napakagaling na aktres. Ilang beses na siyang pinarangalan. Alam niyo po, marami siyang pelikulang talagang binigyan niya ng buhay. Ano po, siya ay gumanap na first lady bilang si Ma'am Imelda Romualdez Marcos sa pinagbuklod ng langit. No po? At siya ay tinanghal na best actress sa napakagandang pelikulang Ang Tanging Yaman na talagang deserve niya ang pelikulang ito. Siya rin ay gumanap sa pelikulang Condemned ni Miss Nora Honor na talagang nasabi niya nga sa lahat daw na ginampanan niya na pelikulang yung Condemned. Gustong-gusto niya dahil kahit na kontrabida siya dito, nagandahan siya. Of course, kasama niya si Miss Nora Honor sa pelikulang Condemned. At hindi makakalimutan ang pagsasama nila sa bilangin ang bituin sa langit. Ano po? Yan. Ni Miss Nora Honor na talagang ang galing-galing niya doon sa pelikulang yon na kasama ating mahal na superstar at si Mr. Tirso Cruz III. Alam niyo po, mahal na mahal ni Ate Gay ito na minsan pinarangalan ng ating mahal na superstar at national artist ang ating reynang tinutukoy sa ulirang artista ng Nora Honor Foundation. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko walang iba kung hindi ang napakagaling, napakabait, napakababa ng loob at napakasimple at talaga namang sinasaludungan at pinaparangalan, paparangalan bukas sa February 28, ito po ay sa Manila Hotel, gabi ng parangal para kay Miss Gloria Romero. Palakpakan po natin ang ating reynang reyna na si Miss Gloria Romero na ang daming ginawang pelikula na katambal niya. Of course, si si Mr. Luis Gonzalez, si Mr. Pancho Magalon, ano po, at marami pa siyang Rick Rodrigo, ano po, mga panahon pa nila King of Comedy, Dolphy, at talagang ginagalang ito ng yumaong si Mr. Herman Moreno. Yan. At syempre, alam nyo tayo mga Noranians, tinitingala natin ang isang Miss
Gloria Romero. Nakarapat dapat talagang parangalan. At alam ko si Ate Guy, ang ating mahal na superstar, Rina, ng pelikulang Pilipino ay patuloy din nagbibigay pugay sa mga katulad nilang veterana. Alam ko po, sa edad na 90 years old, talaga namang akarapat-dapat na bigyan ng parangal ang isang Miss Gloria Romero. At malay natin na po, marami rin po nagsasabi na siya na po kaya ang susunod na national artist, no po, at karapat-dapat din nabigyan ng parangal. So, congratulations, Miss Gloria Romero, na talaga naman po karapat-dapat po kayo nabigyan ng parangal. At talagang kami mga Noranians, of course, Ate Guy, alam po namin nagbibigay pugay sa inyo. At pagpalain po kayo ng Diyos, may enjoy nyo pa po yung buhay nyo. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.